Araw ng Linggo. Katapusan ng Hunyo. 28 nitong taon. Isang unang pagtitipon-tipon namin after the pandemic. Yung binawalan kaming mag-day off tuwing Linggo at saka Sabado. Ngunit sa pagkakataong ito, ay una kaming nagtipon-tipon after sa aming pananambahan. Napakasayang araw para sa aming lahat. At dahil unang Linggo, I mean, unang pagtitipon sa pang-apat na Linggo sa buwan ng Hunyo. Ang sarap, diba? Ang dami namin. Lahat nakangiti. Sino ba naman hindi makangiti? May libre kami pagkain. At saka para nasa masasarap yung handaan. Bawat isa ay gustong masilaya ng mga mukha. Ilang buwan din nakalipas. Simula nung February na hindi kami pwedeng magtipon-tipon. Kaya sa araw na ito, ay amin ang pinasarap ang aming pananghalian. Tara na! Namiss na namin yung isubisungan at magyakapan. Ngayon hindi namin yan magawa dahil sa sitwasyon nga ngayon, di ba? Una is katapusan ng buwan. Katapusan ng Linggo sa isang buwan ay nagse-celebrate ng birthday. Kaya tingin nyo, may papa-cake pa kami. Saya, di ba? Okay naman, lagi pala naman present ka palagi, diba? Ganun lang kasimple ang aming Linggo. At of course, wag namang digmain, kantahan na tayo. Ang saya-saya. Wish and blow the candle. Sana nga, wish namin lahat maipagpatuloy ito. Of course naman, huwag kalimutan. Una sa lahat, manalangin tayo para pagpalain ng ating pagkain. Ang kaugalian ng makipag hands to hands, hindi na pwede sa ngayon. Elbow-elbow muna tayo. Sarap pakinggan ang panalangin ni Pastora Cindy. Sana magtuloy-tuloy lang ang ganitong. Saka sana bigyan kami ng mahaba at maganda pang samahan. Di lang sa pisikal, kundi sa amin ding spiritual. Lahat ay concentrate na nanalangin maliban sa akin. Of course naman, ako yung taga-footage. Nakabuka ang mata. Kaya tara na! Tapos na ang panalangin. Chibuga na tayo! Pagkatapos ng kainan, after an hour, mayroon kami fellowship. Or tinang sinasabi naming Bible study. Kaya, makinig tayo sa story. At of course, sa mga bago dyan, huwag kalimutang itamasak at saka kalimbangin at i-subscribe nyo ako sa marami pang videos na aking gagawin. Maraming salamat po.
ganun. Sabi ko, bakit yung sigat, ang bait-bait na lang. Kasi, di ba, yung iba nakapila pa sa SS para nang magkakasin. Hindi ka nakatindi. Inaano mo kung minsan sa mga mag-end pa ng service? Kaya yung tama nga yung there is a good thing. Para ma-encourage ba yung iba? Oo. Parang ganun din siya. Galing-galing talaga. Kaya nga, sabi ko sa kanya, sabi ko, ay, mabait-bait mo talaga, Lord. Hindi mo talaga kami pinabayaan. Lagi ka dyan talaga. Kasi noon ako nagtutuwa ay sa kay Angelini. Part-time lang siya doon, tsaka nag 1 year lang siya nung April. Tapos sabi niya, Mama, sagutin mo, sabi niya gano'n. Nagbibibidyo siya eh kasi nasa trabaho pa ako. Tapos sabi niya, kukulik naman ito. Tapos sabi niya, Mama, sagutin mo, may papakita ako sa'yo. Tapos para kumaman, pala pa mga pamaypan niya yung pera niya. Na 16,000? Ang galing. Actual yun, hindi yun yung global, ah. Galing-galing talaga ni Lord. Tsaka simulan ng COVID, hindi rin mo talaga magdala. Sana all. Marami namang nangyari noong may COVID na mga goodness. Yung sa'yo nga kanina, may nakakatuwa siya, ba't pareho tayo? Na parang hindi mo naman masabi na nagpapasalamat ka na may COVID, pero yung COVID na yun, maraming na-open sa spiritual mo na kung ano yung nangyari. Tsaka doon ka din na, katulad nun, dahil nga sa COVID, di ba, may mga... Tumagal, bakasyon mo. I mean, yung iba din, te. Yung, halimbawa, yung mga ayuda, di ba? Yung binibigay ng mga, sa atin. Tapos nandun yung nagkaroon ka ng, sabi niya, bakit sila meron, bakit kami wala? Yung pasensya mo na-develop, sa amin ganun din. Katulad din sa yung huli na lahat naman pala, kaya lang mabagal lang kasi ang palisay. Tapos katulad din sabi nung kasi sabi ng kuya ko, si Papa daw hindi na nakatanggap. Samantala, yung iba naman yung mga sinyo, nakatanggap. Pero nakatanggap din lately, hindi talaga. Ang senior lang yung nakuha niya, pero yung iba nakakatanggap, siyempre, may 6,000 na sila na sa kanila, plus yung 3,000, di, 9,000. Si nanay nakakuha sila ng mga ganun. Tapos si Papa, 3,000 kasi sa senior niya. Si nanay, tapos, pero lit lang sila, kaya, yung mga dalawang buwan na ang ano. Kaya nga sabi niya, kaya nga sabi niya doon, lagi yung sinasabi na, di ba na kung hindi ka makatanggap at least masaya ka na malakad ang katawan mo, yun yung ang kasalamatan mo, hindi yung nag-a-update ka doon sa ayuda na yun. Tapos kasi, diba magpa-interview pa na hindi daw kasiya ang 6,000. Pasalamatan mo na lang. Marunong ka kung pasalamat. Katulad ng ginawa, binigay ng Panginoon sa atin, dapat pasalamatan natin yan. Yung binigay ng gobyerno, pasalamatan mo pa rin kung maliit. At least meron. At least meron. Ay, sa ibang bansa, wala. So, yun yung... Dito nga, wala. Diba? Sometimes, meron din medyo... Pero dito, kahit wala, ako naman, ang pinapasalamat ko sa atin dito, walang lockdown, nagtatrabaho tayo. Oo. Yun din ang pasalamat natin, at least tayo, kahit na nagtatrabaho. Yung mga work lang ng iba. Kasi marami akong friend din na no-work no po sila sa ibang bansa. Kasi hindi sila... Hindi sila talaga, totally mas na, ang dito na baka ano dito ko. Isipin mo, tingnan mo, China lang ito. Ilan lang. Ilan lang yung namatay. Kasi ito din na una, no, dito din. Dapat lang ang namatay sa Hong Kong, ha? At saka may sakit pa yun. Walang Pilipino pa. Walang Pilipino. Kaya, at saka kung sa namatay, walang nakatuhan ng mga OFW dito. Kasi once na meron, siyempre, sama-sama tayo eh. Kaya, hindi, may noon, pero hindi naman talaga na kaya na minsan kasi yung, di ba yung mauna noon na may dalawang Pilipina, pero naging okay yun. Kasi minsan yung isip natin dahil may COVID ngayon, kung magkasakit ka COVID, agad yung iniisip nila, ganun yun. Pero hindi naman yun, di ba negative yun? Ako naman, yung ma-experience ko naman itong nangyari na ito, hindi ko masabi na pictin kasi every Sunday talaga yan eh. Pero mag-lockdown ng Islamo, lumalabas. Kaya lang makita ko nakakatuwa ang kami ni Ali kasi siya hindi pinapalabas. Pero dahil sa akin, pinalaw na lang kasi mga kasama. Sabi nila, yung iba naman ng mga friend ko, nagagalit sa akin. Bakit lumalabas ka? Sabi ko sa Islamo, sabihan mo. Tapos alam mo, nakita ko, nakakaganda palang lumakad ng walang mga tao. Parang may ari na ng kariyer.
Tapos nung nag-okay na sabi namin ni ate, nakakainis pa lang lumabas na ang lahat. Kasi nasanay ko na restaurant, alam mo bang tagtatlo lang ang tao? Tapos alas 7 pa lang sarado na. Walang tao. Makatay, makaano ka lang ng table kasi. Oo. Tapos mga ganun, tapos hindi ka pa makapasok pag ano. Tapos pag pumunta sa window. Kamuha na kasi yung ibang table. Unoccupied. Kasi hintayin mo yung ilang matapos, ang tagal mo maghintay. Oo, tapos yung bundok naman, yung maanuhan mo, makaminsan may kahaway o makit. Kasi ang mga pamilya, pumunta na rin sa bundok. Tapos ganyan-ganyan sila, masalubong mo. Oh. Sabi ko, oo na, anuhan pa nga namin ito. At saka, parang mairit yung, parang sabihin namin na, kami na nga itong mga taga-bundok na lagi, si kayo, ngayon lang kayo, kayo pa itong istrikto. Natuto na rin silang mamundok dahil sa COVID, yung mga ibang mga inchik na pamilya na dinadala. No, instead sa mall. Ganun kaya. Ayan noong nag-testimony sa taas ng ano ako, sabi ko, hindi, personal ko lang ito, ayaw ko kasing may mapikon. Sabi ko, yung ano, parang sa akin yung nanagating sa akin. Natuto, pagpunta ko sa bundok, busy pa na lang. Tapos nalulungkot ako ba sa mga natatakot? Kagaya ng sinabi kanina ni Palangga, for me, hindi ako natatakot kasi hindi ko naman makontrol ang ano, pero hinihingi ko kay Lord na sana, well, yung itong nangyari na ito, yung magbigay naman sa tao ng yung ano ba, ibigay nila na lang kay Lord yung mga worries nila kasi wala naman tayo magawa. Eh, di ba hangin ang kalaban natin? Kasi sabi nga nila, sa hangin daw ito, na inborn, o di hindi natin alam na yung katabi natin may COVID, basta na lang matakot tayo. E ganito, hindi mo alam, baka wala din ba yan? O di binigyan mo ng takot yung isip. Ganun lang yun. So, tapos na tayo. Thank you everyone. Tapos, dito na tayo sa... Sige, balik na tayo kasi related na yun yung preaching kanina, sabi niyo, the end is near. Tapos itong sa mga virgin na ito, saan ba kayo dyan sa 10? Hindi ko maano yung story niya. Yung story niya? Yung lima, lumabas sila. Itagalog nga lang, yung lima dyan kasi lumabas sila kasi kulang yung oil nila. Yung lima natira kasi kumpleto. Di ba pag-form dito ka sa kargada, hindi mo naman kailangan pumunta. Kumpleto kahit hindi dala. Ilan pa tayo ngayon? Hindi tayo lima. Sana sampu tayo. No? Halimbawa, yung lima lumabas kasi kulang. Di ba gano'n naman? Hindi yung lima, wala. Walang pakialam ba? Kahit hanggang bukas pa, may ano pa kailangan. Ganun din sa buhay natin as a Christian. Saan daw tayo dito sa lima ba tayo na kumpleto yung lunch course o kumpulang? Of course. Sa-wise talaga. Bilang Christian, sa-wise talaga. Kasi hindi ko magpapalik. Pag dumating yung story nun natin, hindi tayo sinabi niya, sabi kasi doon sa story, no, the groom has arrived. Nag-close ka agad yung door. Nagising agad yung mga virgins na sa po. Ready. O dahil nga naubusan sa kaantay nila, inantok sila, naubusan na lang. Oo, tapos lumabas muna. Yung mga kasi nagdala ng extra. Parang ano din, yung parang ano din sa atin na gagawa ako ng mabuti ngayon kasi para masay pa kapag dating ni Kristo. E paano kung hindi pa gumawa ka na ng masama, hindi pa dumating ang Panginoon? Di ba? Parang ganun ang sinasabi mo na gagawa na ako ngayon kasi ano, di ba? Ang gusto, ang pinang... Ituloy-tuloy mo yun. Hindi gumawa ngayon. Ng mabuti ngayon. Ituloy-tuloy na. Talks about faith. Mamaya 20 years na matay na tayo, hindi pa dumating, paano? Pero may mga ano din dito, yung minsan kasi, pero hindi naman natin alam ang situation, paano natin i-handle. Kasi realidad minsan na, halimbawa ngayon, napaka-strong ng ating spiritual, ano, bukas, mamaya, hindi natin alam yung mga ma-encounter.
So, kung paano natin i-handle, we still burning, burning, burning. Problem is always there. Mm-hmm. Ang ano lang, nandun pa rin may okay. Minsan kasi dumadating ang ano, importante bumabalik lang tayo. Normal lang yun na minsan nagsaslide. Hindi naman talaga, wala mong perfect in but yung hindi, ang iba kasi, kumabas ng church ng isang tao, ang ibig sabihin na wala siya sa faith, no? Nag-alight, nag-ano lang. Pinahanap niya ng sarili niya. Pwede namang glory lang. Kaya nga. Ang backslide kasi maraming meaning. Yan yung hindi ka nagbabasa ng Biblia, pwede din maging backsliding yun. Ang backslide, yung makita na lang natin doon na siya sa imbornal. Yung mga kung ano-ano nang ginagawa, pawala na, as in wala. Pero yung hindi lang natin lumipat. Yung nag-ano ka na, minsan okay lang yun. Nagpapatuloy. Sabi ko rin na yung hindi niya rin acknowledge. Hindi na niya in-acknowledge na siya. Kailangan talaga talaga natin yun. Makita kasi sa buhay ng tao din kung Christian siya. Kasi mayroon naman na dinatatak lang nila sa sarili nila. Yung dawin talking, pero their acting is not. May pag-ano niya na, bakit nandiyan ka? Katulad yung maya ka na lang kaya ate. Sa title lang sila nagdala. Ay, bakit inubos mo? Sinabi na talagang hindi na sila gusto. Yung sa Hillsong? Mga member ni Darlene? Kasi nag-new it siguro sila. Kasi doon yung itake niya. Kung saan kasi yung ano, the more, kasi sinasabi, the more na pumunta ka kay Lord, diyan lang siya. Pero hindi naman ibig sabihin na doon ka na lang sa ano, kasi doon, alam mo, sa mga masama nga, wala doon sa Satan. Eh, kasi doon sa mga kasi mga kanya na yun, bangit niya naman yung pagkasakatakit sa panahon. Toxic ka na, kaya wala problema tayo, bilang isang Kristiyano. Palamig mo na ba? Toxic ka na kay Christ, tatwa mo Kristiyano, maghihi ka ng panalangin, humihi ka ng advice sa mas, alam mo na nakaka... Kung ano yung way of life niya, oo. Lahat naman tayo sa Christian, free of, you know, kahit nga pastor, testing. Pero ang iano lang natin, yung i-aware lang natin, minsan, hindi naman yung sa ano natin dito, yung i-ano natin lagi sa aparo natin, at saka sa sarili din, yung minsan, wag naman nating gamitin lagi na yung pastor nga nagkakasal na ako pa. Minsan kasi may ini-excuse ang isang tao sa sarili niya na pag may ginawa siya, may gamitin na isang tao para lang ma-excuse. Why not na hindi na lang i-accept na ako ay mali, ipanalangin niyo ako kasi ganito na. Yung iba kasi may gamitin kasi si ganito, kasi, ganito. Ano, walain natin yan sa buhay natin kasi matatanda na tayo. Kasi yung kumbaga, nakapokus tayo sa tao. Kung gagamitin mo lang yun as an excuse. An excuse, oo. Kanina yun ang inano ko kay Pastor Raiden na sabi ko, kaya nga minsan kung may ano ka magpa-counsel pa minsan eh, ako pag nagtanong ako, hindi ko yung lahat, kaya nagtatanong ako kasi gusto kong marinig yung mga idea ng iba, pero hindi yun ibig sabihin. Sundin ko kasi pag sinunod ko yun, ako pa rin ang talo kasi ako ang haharap, ako ang mag-ano ng consequences. At least, nakayanan mo yung mga idea ba, paano mo gawin. Kaya sabi ni... Nagsisip ng advice. Oo, sick ng advice. Kaya sabi ni Pastora sa mga counselor na minsan, kaya kailangan yung iba naman daw dyan daw yung... Kaya nga mahirap yung ano, handa, tapos sundin din ng nakikinig. Kaya pag na mali, silsihon niya yung tao na gano'n. Ay sabi ko, hindi naman gano'n. Ako pag nagsika sa ng advice, hindi ako nag-ano. Ito pa rin na magtimbaan. Oo. Alam nga naman, kasi nung nauna, ikaw ka, di, tatalong ka rin, di ba? Ang advice niya yun. Pero na ano, di
ipanalearn natin as a Christian na gawang kabataan natin. Kasi ako in my personal, ganun ako eh. Sisihin ko ang nag-advise. Meron noon yun ha. Kasi simple bata-bata ko. Pero nung na-realize ko, yung nag-advise na minsan hindi niya yan alam. Ina-advisean kanya ng ganun eh. Nakakalimutan na nila yun. Pero ikaw na subject na gumawa, alam mo kung sino ang nagsabi sa'yo. Kung sino yun na tao. Kaya wag mong ano yun, kung sa tingin mo tama yun siya, o di isundin mo pero ready ka sa ano ganun. Siguro ang ipag-pray natin yung mga ano, yung more pa tayo mag-prayer, wag na tayo mag-apo yung mga ginagawa ng magpasisira natin na pagayon. More pa tayo na anong marinig natin. Hindi naman yung takpan, ano bang tama mapagkasabi? Kumbaga, ipadama na lang natin doon sa ating ano. Huwag na natin pong pag-usapan pa kung madagdag. Alam mo, isang apoy, pag dinagdagan niya, lumating niya, lumalaki. Kung kagaya ng nagtanong, di ba kaya, si Alili? Kailangan natin, o di kung pray tayo. Bakit ano bang sinabi niya? Hindi ko ginawa yung ganun. Kaya ayaw. Nasa stock na natin doon. Doon na tayo. Kung baga tayo yung naka, hindi na pumasok sa, hindi na makapunta sa kabila. Oo, kasi bati ito ni Lord. Hindi kaya natin na, tayo na yung gagawa niya na nun. Pray natin doon na lang natin gawin. Ang bis na pag-usapan natin, pag-usapin na, ay i-ask natin ng help para doon na tayo matatapos. Kasi hindi matatapos eh. Yun na nga eh. At saka as a Kristiyano, di ba sabi na we are one, minsan yung isa nating kapatid, weak talaga. Ito siya, weak sa isang bagay. Yung isa strong, yung isa, pero we are one pa rin kay Lord. Kasi kung puro na lang strong, paano na yun? Kailangan din natin na may weak na mapagkumbaba, na halimbawa sa anuhin tayo, yung magpagitna lagi, halimbawa banggaan tayo. E kung walang mahinahon, paano? O di, ganun na lang. Ganun talaga, pero we are useful kay Lord sa kingdom niya. Everyone is useful. Kaya prayer ganun. Is the very powerful talaga, weapon. Mm-hmm. Lalo na kung mga matagal na tayong magkakilala, di ba kilala na natin ang bawat isa na, halimbawa ako na lang i-example ko lagi ako, di ba minsan may mga bagay na hindi ko pala kayang tanggapin, o di huwag na ninyong sabihin sa akin kung halimbawa pag makarinig ako, sumbat, o di maging minimize ka na, no, ay huwag na natin, ipag-pray na lang natin kasi walang control ito. May ganun kasi eh, na tao na Kristiyano na parang strong, pero pag may tupak, walang preno din ang bumanga. May mga ganun. Pero okay naman yung magsalita tayo basta sa truth. Huwag yung sige ng chismis lang naman. Pag narinig mo yung tama, pwede ka naman. Uy sis, ano ba yung ginawa mo? Narinig kong ganito. Para masagot niya naman, huwag yung sinabi ni ganito. Ayan. Ganyan. Ikaw palangga, anong masabi mo? Ha? Anong masabi mo? Pero alam mo, nalulungkot ako talaga. Maduto na ako, pero ang pamilya ko kay Lord na yan. Ganun ako, ganun siya pinag-pray. Ganun ako.